Good morning mga kabakyard! Welcome back po sa ating YouTube channel. JR Prancia nga po pala ng One Backyard nagbabalik para sa panibagong segment or content po natin mga kabakyard. So for today's vlog, may isishare po ako sa inyo na konting tips lang po na ginagawa ko po dito sa ano po natin, sa munting backyard po natin. Tuwing panahon ng tag-ulan, yung mga bagyuhan days, tapos biglang iinit. So, may i-share po ako sa inyo na napakabilis na pamamaraan para maiwasan po natin yung mga iba't ibang sakit na maaaring makuha ng mga manok natin sa panahon ng tag-ulan. So, ano pa hinihintay nyo mga kabakyard? Tara, pag-uusapan na natin. Like a Hellcat. And we're back po. So, yun mga kabakyard. Bali, ang content po natin ngayon is about tag-ulan. So, syempre, pag sa panahon ng tag-ulan mga kabakyard, maraming pwedeng sakit na dumapo sa ating mga manok. Kasi ako, by my own experience, madami rin po akong na-encounter na sakit. So, napakahirap naman po nung lagi po tayong mag-cure. Lagi po tayong magagamot. So, ano naman, mas maganda po talaga inaagapan po natin. Kasi mas magastos, mas talagang kailangan tututukan yung oras. So, maraming pwedeng mangyari kapag napabayaan po natin sila sa panahon ng tag-ulan. So, mga kabakyard, yung sinasabi ko po sa inyong tips, yung ginagawa ko po, pag sa panahon ng tag-ulan. So, let's say umulan po ngayon, mga 1 to 2 days, ang ginagawa ko mga kabakyard, binibigyan ko na po sila ng Premoxyl na antibiotic mga kabakyard. So, yan, nasa ano. So, disclaimer lang mga kabakyard, lahat po nung mapaplush ko po dito, yung nababanggit ko po is, hindi naman po ako nag-i-endorse. So, alam naman po natin na nakasanayan na natin gamitin at napatunayan po natin na maganda yung nagiging epekto sa mga alaga po natin. So, yun mga kabakyard. So, we're back. Yan yung ginagawa ko, yung bibigyan ko na po sila ng Premoxyl po para sa painom po nila. So, sa 2 to 3 consecutive days po mga kabakyard. Kasi nga po, wala pong tigil yung pag-ulan. Lalo na po pagka sa gabi po umuulan. Siyempre yung mga kabakyard, yung mga alaga po natin, yung mga naka-cord, hindi po sila makakasilong. Nakahapon lang po sila sa tipis. So, babad na babad po yung lalo na kung bagyuhan po talaga, yung malalakas ang ulan. Tapos sa gabi po, so, nakakawa yung mga alaga po natin. Tapos, wala naman po tayong mapapagkulungan. So, kailangan healthy lang po talaga sila. Yun po yung ginagawa ko. Sa umaga po, bibigyan ko na po sila ng Premoxyl powder po. So, ihalo ko sa tubig po yun, sa painom po nila. Tapos, 2 to 3 consecutive days nga, kagaya nung sabi ko. Tapos, after nun, mga kabakyard, bibigyan ko naman po sila ng Bitmin Pro, mga kabakyard. So, yan, nasa screen po natin, Bitmin Pro. So, lahat, yan dalawa naman po yan. Yan yung tinatawag ko po na duo ng pagtag-ulan po. Yan yung ginagamit natin dito mga kabakyard sa ating manukan. Kasi kailangan po yan. So, ba't binibigyan ko rin po ng Bitmin Pro? Siyempre, yung Premoxyl po, inaalis niya po yung mga bakterya na namumuo sa sa katawan po ng mga alaga po natin, sa mga nakakord natin, sa mga nakakulong po natin, mga kakarel, sa mga inahin. So, yun po, kasabay nun, namamatay din po yung yung good bacteria po na nasa katawan po nila. So, kailangan po natin ng Bitmin Pro para po bumalik yung good bacteria po. Kasi po, may probiotics po yung natin, yung Bitmin Pro natin. So, vitamins plus probiotics po, napakaganda po nun sa katawan ng manok natin para makabawi po sila dun sa stress na nararamdaman nila tuwing umuulan po. So, yung iba naman mga kabakyard, pag sa tag-ulan po, 'di ba? Sa umaga, maulan na rin po.
Yung iba po, nilalagyan naman po ng mga tuntungan yung pinakailalim ng tipi. Or minsan, may na, ano pa nga ako, na panood pa nga ako na sikat na ano, na breeder, na ang nilalagay niya is buhangin po sa loob ng ano, sa loob ng tipis po. So, ang purpose po nun para po hindi po sila nagpuputik, yung kada tapak po nila dun sa loob ng tipis, buhangin po yung natatapakan nila, yung buntot po nila hindi nasisira. Tapos po ano po, yung paa po nila. So kasi ano po eh, doon po maraming makukuha ng bacteria po eh, pagka laging putikan-putikan po talaga yung ano, natatapakan po nila. So yun po mga kabakayad. Yun po yung pwedeng alternate po pag sa umaga po. Pero pag sa gabi po talaga eh, wala po tayong magagawa, nakahapon po sila. Kaya kailangan po natin eh, kinabukasan, the following day, gagawa na po natin ng paraan na ano po sila, maagapan po. Kasi alam naman po natin na may mamumuong bakterya po talaga sa katawan nila. So yun yung ginagawa ni Juan Bakayad mga Bakayad. Una, Premoxil. Pangalwa is Bitmin Pro. So duwa lang yun mga Bakayad, napakabilis po. Every morning lang po, sa umaga lang po. So yung Bitmin Pro naman po is kahit 3 to 5 days okay lang, kasi madami naman po laman yung isang shake. So 3 to 5 days mga kabakayard, bawi na po yung ano, yung mga good bacteria na namatay po sa loob ng katawan ng mga manok natin. So mababalik na po natin yun. Tapos at the same time, may vitamins pa po tayong naibigay sa katawan nila, panlaban na naman po dun sa pabago-bagong panahon. Yun mga kabakayard, sana nakuha nyo po yung tips yung pinupunto ko po dito sa panahon po ng tag-ulan. Pasilip ko lang po ulit sa inyo yung mga ano natin, mga kakarels po natin. Ayan, yung ating limited gold. Ayan na po, malaki na yung national bond po natin, na pwede nyo pong mapanalunan sa oras ng ating pre-raffle. Kaya mga kabakayard, tulungan nyo lang po ako. Talagang isi-share ko po yan para sa inyo. Tapos ito po yung ano, off-season natin yan. Medyo malalaki na rin po yung tatlong sisi. Hindi ko lang po sure kung parang isa lang po yung lalaki or dalawa pati yung black. So kayaan ko na, titignan ko na lang paglaki talaga. Hindi ko na muna sinesexing. Tatlo lang naman po. So ito pa yung ating ano, male sim. Yan, okay na. Gilmore natin. So ito yung ano, pinaka nanay po nung ano natin, yung mga Gilmores natin dito na pinalalabas. So yan, medyo ilang taon na rin siya. So pipili na lang din po ako ng magiging anak niya ulit. Siguro mga 1 to 2 breeds na lang po. Pipilian ko na po ng pwedeng ipalit sa kanya, kasi medyo naedad na rin po. 3 years excuse, almost 3 years na po ako dito sa manukan. Manok ko pa po yan. Inahin ko pa po yan dun sa kabila na pinagmanukan ko. So, nasa ano na po yan? Nasa 3 years na po mahigit yan mga kabakayad. Kaya pwede na po siyang kuha na ng kapalit. So, yan. So, yan. Yun, oh, mga kabakayad. Nabansot yung ating pumpkin. So, yan na. Okay lang yan. Ito yung mga pullets natin mga kabakayad. Yan. Tapos, ayun po. May mga nakakulong pa tayo. Yung Gilmore Gray, tsaka yung mga sweater. Ayan po. Tapos pakita ko sa inyo yung ano, tinali ko na rin yung isang national mga kabakayad. Ito yung ating sweater po, tinali ko na. Medyo ano eh, lumalaban na mga kabakayad. So yan, katapat nyo yung ating pumpkin. Malaki na rin yung pumpkin natin, late born mga kabakayad. Ayan, tingnan nyo po. Yan, pakita ko na rin po sa inyo lahat. Ating ano mga kabakayad, Bates Black Cross Gray, Kelso Gray. Yan, ganda na yan. So mga hens natin na gagamitin pang early bird. Yan, piniprepare ko na rin po sila, kasi tapos na po yung molting. Medyo magugulang na po yung balahibo. So nag-iisip po kung saan ko sila i-cross, kasi nga po baka hindi po umabot yung mga brood cocks po natin dito. Kasi mga ano po, malugon pa. Ayan mga kabakayad.
Yan, yung ating ano, lemon sweater. Wala pang buntot. Ito po yung ating, syempre, sweater asil na napakaganda pong mag-anak ng stagma, lintik, ano po, ambuto. Yung bone structure. Yan, anak niya mga kabakard. Talagang panalo. Na-spark ko yan ng isang araw, first time. Solid mga kabakard, sorry ka. Yan, napakaganda. Hindi ko alam kung gamitin ko rin siya. Baka pwede ko rin gamitin to, i-prepare ko na lang muna dun sa mga natin. Kasi wala po tayong gagamiting pang early bird sa late September. So yun mga kabakard, tas yun, malaki na rin yung kanawa yun. Hindi naman natin breed yung kanawayo na yun mga kabakard. So, na-share lang po sa atin yun. Yung golds naman po. Yung hatch gold. Eh, ano po? Yan. Lugon. Tapos itong gray na anak ng ating ano sa black macrae. Hindi ko lang po alam kung gusto ko rin siyang i-brood cock. Pero parang parang wag na lang. Hindi ka na lang po muna yan i-brood stag. So siguro ito na lang po muna. Yan. Tapos baka makapaghanap po tayo ng ano ng ibang ano sa mga breeder. Makapagtingin-tingin po ng so kung mag-acquire ng magandang whites para po ano. So next vlog po natin magpa-picture po ako ng mga whites naman. So ito, gagamitin ko rin sa mga kabakay yung baits block po natin, ha? Yan. Gamitin ko rin po yan, ano na yan. So ito, aabot din yan mga kabakay. Yung Gilmore Gold po natin, aabot po yan sa breeding. So yun. Napasilip ko na sa inyo mga kabakay. At papatingin ko rin po sa inyo yung bagong pisa po natin. Yan. Ilang days na po yan. Yan. Yan po yung maglalabas ng white gold. So, yan. May mga ano yan. For sure, mga kabakayad, may gray gold po dyan. So, off-season din siya. Tama-tama po yan. Paglipat ko po ng, ano po, paglipat ko po ng location ng manukan. So, bibigyan ko na magandang ranging yan dun, mga kabakayad. Yan. Yan. Nakapagpapisa na po ulit tayo sa nag-aanak ng white gold. So yun mga kabakayard. And that's it mga kabakayard. Nakapag-share na po ulit ako sa inyo ng quick tips, ng simpleng tips po sa panahon ng tag-ulan kung ano po yung pwede nating gawin para maiwasan po nating ma-encounter yung mga iba't ibang sakit. Alam naman po natin kung ano-ano po yung mga sakit na pwedeng makuha ng ating mga alaga sa panahon ng tag-ulan. So, yun mga kabakayard, try nyo lang pong i-apply po yung dalawa, yung duo ko po na ginagamit. So, hindi ko naman po masusure kung magiging effective po sa inyo, pero wala pong mawawala kung i-try nyo lang po mga kabakayard. Baka sakaling masabi nyo tama si Juan Backyard. Maganda nga yung duo na yun mga yun mga backyard. Ha? So update pa rin tayo sa ano natin, ha. Future Apple. So tulong-tulong lang po, views lang po, nod-load lang. Don't skip ads mga kabakyard. Mas malaking tulong po yun para mas maka earn po ng mas malaking subscription at mas ma yung ano po revenue mga kabakyard. So yun mga kabakyard, share niyo na lang po yung ating mga video. Dun sa ating lahat na 3,000 subscriber mga kabakayard, 3,000 na po tayo. So kung ano yung mauna mga kabakayard, let's say mag 3-5 agad-agad kahit wala pang biyaya CYT, si YouTube, raffle na tayo mga kabakayard. Pero kung nauna yung ano po, yung tawag dito, yung revenue po natin, nauna yung earnings po natin kay YouTube, raffle na rin tayo mga kabakayard kahit wala pa pong 3,500 subscriber. Yun mga kabakayard. So hanggang dito na lang, ha. Baka ikaw na nanonood nito, hindi ka pa nakakapag-subscribe. Subscribe ka na. Pindutin mo rin yung ano, ha, notification bell para updated sa lahat ng video na nilalabas ni Juan Backyard. Lalong-lalo na kung kasali ka sa raffle para updated ka mga kabakayard. So bye and see you on my next vlog mga kabakayard. So yan. See you next.
Kilala muna kayo sa ating manok.